What's up sa inyo mga master? So, today's vlog, meron tayong tanggap si Changhong. Ang problema na itong TV na to, bali, good backlight, wala siyang display, no? So, may T-con board to mga master. Ayan. With T-con board, ang model na itong Changhong na to ay, medyo malaki. LED46C2000, no? So, papakita ko sa inyo yung trouble. So, saksak natin yung TV. Ayan. Saksak natin. Power on. Ilaw na ba siya doon? Ayan, power on natin. Natin kung ilaw. Ayan, umiilaw yung kanyang backlight. Pero tingnan niyo yung display sa kanyang screen. Ayan, wala mga master. No? Ayan, oh. Yun, oh. Wala siyang ilaw. Ay, wala siyang ilaw. Wala siyang picture, mga master. Oh. Yun yung susolusyon na natin ngayong araw na to. At shoutout doon sa nanguli sa akin ngayon. Nahuli tayo sa motor. Wala pala ako rin stroke. Kawawa, si Master. So, kailangan natin maayos to pagtubos. Pero, umpisa na natin itong vlog na ito, mga Master. Natin yung TV, no? Patayin muna natin. Try natin maghang parehas ng ating ano. Ayan, nakapatay na siya. Maghang tayo ng mga ribbon, no? Nahin natin sa kaliwa. Check natin yung supply, no? Kung magkakaroon siya ng supply. Sa B on o B off. So, naka body ground tayo. Ayan, nakahang tayo ng nasa kanan, no? So, try natin kung magkakaroon siya ng B-on. So, yung B-on natin ay nando doon sa kabila. So, power on natin. Tingnan natin kung magkaka-B-on tayo. Ayan, naka-on na siya yung ating, ano? So, check natin yung positive na 12 volts. So, naka-BDC tayo, voltage. Yan, may input siya na 12 volts. So, ito yung ating B-on. Check natin yung B-on. Ayan, bagsak yung kanyang BGH or B-on. Try natin B-off. Yun, ganun din. Bagsak din yung B-off niya. No? So, try natin ulit ihang naman tong kabila, yung kabilang side natin. So, ihang natin tong kabilang side. Patayin muna natin. Ihang na rin natin parehas. Ayan. So, ihang natin. Yan, nakahang na yung dalawa. Ayan. So, try natin ulit sa ating ayan. Supply. Check natin ulit yung supply, mga master. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng B on or BGH. So, power on. Yan, naka-power on na siya. Check natin yung 12 volts ulit. 12 volts. VCC is present. Try natin tong B on. Ayun, ang baba pa rin ng B on. So, 3 point. Yan, bumabagsak. 5x2, 2.5, 2.3. Bumabagsak yung kanyang B off. Try natin. Ayan, bagsak, bumababa rin. So, ang problema na ito, matik na yan pag ganyan. Dahil nakaangat tayo ng dalawang ribbon, no? Dahil nakaangat ang dalawa, so, matik na yan. May sira tong ating T-con board.
Yan, yan ang ating susolusyonan, no. Wala tayong pamalit na itong T-con board na to. So try natin kung marirepair pa natin tong T-con board. Ayan. So patayin natin. Check natin yung T-con board kung bakit siya nagda-drop ng kanyang mga BGH, BGL. Ayan, naka-continuity tayo. Baka may shorted to. Check natin. So, tingnan natin mabuti. Ayan. Check natin itong mga yung mga filter capacitor na yan. So, check natin yan. Baka may shorted dyan. So, naka body ground tayo. Ayan. Ayan, body ground. Naka body ground tayo. Ayan, may continuity. Check natin itong mga capacitor na to. Sa HBDD. Check natin. Good. Uy. Yun, may shorted. So, kailangan ihang natin to isa-isa. Ayan. Yun, shorted to. May shorted, may leak dito, mga master. .1 dito, good. So dito yung nakikita natin shorted. So tanggalin muna natin tong apat na to. Kailangan tanggalin natin siya para malaman natin kung dito ba yung shorted. So gamitan natin siya ng hot air tong apat na filter capacitor na to. Ayan. Hot air natin. Natin, baka machambahan. Baka may shorted dito, alin sa apat na to. Ayan, natanggal na natin. Check natin kung may shorted pa. Check natin kung may shorted pa to. Ayun, no? Nawala yung shorted. Ayan natin, body ground. Shorted, tingnan natin shorted. Kanina shorted tayo dito. Eh, nawala yung shorted niya. Eh, no, wala, nawala. Nawala yung shorted, mga master. Ito, body ground niya to eh. Ito yung ground master. So, ito dapat may supply dito na 12 volts. Papunta sa ating DC to DC IC. So, nawala yung shorted nung tinanggal natin yung apat. Alin sa apat na yun may bahid na mantsa, mga master. So, testin natin yung apat na resist na SMD capacitor. Mukhang maboundary na naman tayo dito. Ito yung una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. So, apat yung tinanggal natin. Checkin natin isa-isa, mga master. Alin sa apat na yan may busted. Unang kapasitor. Ayan, good. Itong isa. Ayun, may leak. Ito, may leak to, mga master. Pangatlo. Ayun, wala. So, separate natin itong isang shorted. Itong pangatlo, pang-apat. Natin. Yun. So, good pa itong tatlo. Ayan, oh. Yun, oh. May dumi pa yung tester mo, master.
Ito yung nakikita natin shorted. Uy, wala. Ayun. Yan natin. Ayun. Ito, busted to. So, i-separate natin tong busted na to. Kasi yan yung sira. So, ito yung sira. Ito yung tatlo, ayos pa. Ibalik natin to. Para meron pa siyang filter dun sa ating tikon board. So, separate ko muna tong isa. Ayan. Diyan ka lang. Balik natin tong tatlong binaklas natin. So, balik natin to. Para may protection siya. Oh. Pwede pa rin yan kahit tatlo lang yung kabit nyo mga master. Para meron pa rin siyang filter, no? Kung sakaling mag-shorted. Ayan. Yo. At air na natin. Ayan natin. Sana mag-success si master. Check natin. Sira na yung aking tweezer. Naputol na pala to. Hindi pasmado na si master. Boom. Yung pangatlo. Magkakasama naman to mga master, no? Okay lang yung magdikit-dikit yan. Huwag lang yung sa taas tsaka sa baba. Iniwasan yung magdikit dyan. Yan. Yun. So, nakabit na natin. Check natin ulit kung may shorted pa siya. So, nabalik natin yung tatlo. Hindi solid yung pagkakabit nito. So, isolid natin yung pangalawa kasi hindi solid yung pagkakadikit. Itong pangatlo, panguna, goods. Yung pangalawa, ayaw. May ayaw. Medyo gumagalaw-galaw konti. Ano? So, kailangan solid yung pagkakahinang. Hinang na lang natin. Yung hinang na namin natin to. Yan. Okay na yan mga master, no? So checkin natin ulit kung may shorted. Punta tayo sa ground at checkin natin tong capacitor. Ayun, goods na siya. Kanina nung tinitester natin, shorted to. So, mayroon tayo nakitang isa na busted. So, na ngayon ang gawin natin, punta tayo sa voltage. Tapos, nakahang muna tayo, master, ng dalawang ribbon para malaman natin kung magkakasupply. So, hinang muna natin itong dalawa. Check natin kung magkakasupply na siya. Naka-voltage tayo. Saksak natin. Saksak natin. Yan. Power on. Power on. Yan natin kung magpa-power on. Power on. Tagal. Delay siya. Delay, delay. Yun. Naka-power on na siya. Check natin yung 12 volts in. Hindi natin 12 volts in. Usog ka. Ayan, 12 volts in. Check natin yung sa fuse. Yo, good yung 12 volts.
Kita nyo ba yung tester? Ulit ulit. 12 volts in. Yeah, good yung 12 volts. Checkin natin yung B on. Nasaan na yung B on nito? Ayan. Nasaan na siya? Nasaan na siya? B on. Hanapin natin si B on. Na yung B-on mo. Naduling na si Master. Yun, yung B-on. Tsaka B-off. So, checkin natin yung kanyang B-on. Natin kung may supply na. Ayun, may supply na siya na. Tingnan nyo mabuti, Master, ha. So, B-on tayo. Ayun, oh. 28 volts, good. B off. Check natin yung B off. Saan na yung B off? Ayun, B off. Ayun. Negative 6 volts na siya, mga master. So, ibalik na natin tong Tcon board. Ay, Tcon board. Yung ribbon pala, mga master. Sorry. So, balik na natin to. Good na yung sa kanyang supply. Check natin kung pag kinabit natin, may supply pa rin siya. Check natin, sana may supply ka pa rin pag kinabit. Ayan. Yun. So, nakabit ba natin maayos? Ayan. So, saksak ulit natin. Tapos, checkin ulit natin yung supply. No? Power on. Medyo delay kasi itong power on niya. Ayan, naka-on na yung backlight. Check natin yung B on. B on. Ayun, 28 volts. Good. Yung kanyang B off. Yun. So, tingnan natin. Baka may picture na to, mga master. Mukha na, chamba na naman natin to. Angat ay yung ano, face natin. Angat mo, master. Bilang kong dalawa. Meron ka na. Isa, dalawa. Ayun! Success, master! Alright! Nakachamba na naman tayo. So, okay na yung kanyang ano, kanyang picture, mga master. Walang bahid ng guhit. So, no tape method ang ginawa natin dito. Dahil sira ang ating Tcon board. Ayun lang, mga master. Bubuin ko muna to para pakita sa inyo na buo na siya. So yun, mga master, no, nabuo na natin yung TV. So kinabitan ko siya ng BGA. So okay naman lahat yung mga screen niya, wala siyang bahid ng guhit, mapping. So ang naging problema lang isang maliit na parts, yung filter capacitor lang, no. So kung nagustuhan mo tong video na to, mga master, please comment down below lang diyan sa baba. At kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe mo na. At hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ni MOJHAJO'S Technique. Yun, maraming salamat sa inyo lang, master, and keep safe. Peace out.